Alam ko ninyo, merong isang napakagandang kwento si Propeta Ezekiel na tungkol sa kahalagahan na kaugnayan natin sa templo o sa ating simbahan. Nako, magandang pagninilay na naman ngayong araw ng Martes. Ako po si Father Toto Serrada at welcome po sa Focus Lang Tayo Kay Lord. Ngayong araw na ito, sa ating unang pagbasa sa chapter 47 ng aklat ni Propeta Ezekiel. Dito po, kinukwento ni Propeta Ezekiel kung paano meron siyang na-encounter na angel doon sa may pintuan ng templo. At alam mo ninyo, merong tubig na umaagos dito sa ilalim ng templong ito. At sa madaling salita, sa pag-agos nito, lahat ng mga madadaanan nito, actually, ang pinakadulo daw nitong pag-agos nito ay yung Dead Sea. Nako, yung lahat ng naaagusan nito, nabubuhay. Lahat ng mga nadadaanan nito, nabubuhay. Ang galing ano? Kaya talagang kahit daw po yung patay na dagat o yung Dead Sea, nako, naging tubig kabang. Ay! At nabuhay ang mga isda at kung ano-ano pang mga nilalang doon sa dagat na iyon. Galing ano? Talagang merong taglay na kapangyarihan ang tubig na nagmumula sa templo. Ano ba ito? Anting-anting ba ito, Father? Ano ba ito? Meron ba kaming holy water na kinakailang inumin na sa ganun may mga mabuhay, may mga gumaling? Hindi ho yan tungkol sa holy water at anting-anting. Ito po ay tungkol sa paniniwala at pagsampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na siyang tunay na nagpapagaling, na siyang tunay na bumubuhay sa atin. Kaya nga po sabi ni Propeta Ezekiel dito, ano? Sabi po niya, didilig ito, no? Ang tubig na ito ay aagos mula sa templo. Magpapatuloy na mamunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ibig sabihin, talagang nagpo-provide ang Diyos ng mga matitinding biyaya para sa atin. Kung tayo ay maniniwala at sasampalataya sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, mararamdaman natin, may experience natin, mararanasan natin ang kagalingan, ang buhay sa Kanya. Kaya nga po napakasarap na kapag tayo ay lagi nagsisimba at pumupunta sa simbahan. Ngayong panahon ng pandemya, nakaka-2 years na, pwede na tayo bumalik sa ating mga simbahan at tapos na ang ating mga online-online. Huwag na tayong mano sa online masses lamang, pwede na tayong pumunta sa ating simbahan. Ano? Talagang pag nasa simbahan ka, yung dasal mo, feel na feel mo konektado ka sa Diyos. At yung connection na yon, yun ang talagang pagsisimulan ng iyong pananampalataya, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Dahil diyan, ikaw ay gagaling, magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng biyaya at pagpapa. Ay mga katoto, tara, punta tayo ng simbahan. Muli tayong bumalik sa ating mga simbahan at buhayin ang ating paglilingkod sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you po sa inyong lahat. Mga katoto, kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo. Alagad ng Awa YouTube channel. Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, please like, share po ninyo. Tapos mag-comment po kayo, Amen. Amen. Alang sa ganun, lahat tayo ay mabibless ng ating evangelization sa mga atin pong social media account. Muli po, God bless you sa inyong lahat. Stay safe and bye-bye!